God's day to all po. Good morning again, kapamilya. Welcome po ulit sa ating prayer daily devotion. So, bago po akong mag-start, magti-thank you po muna ako sa mga nagbigay ng saging kay Pastor kasi kasama rin po kami binigyan with kalabasa. Thank you po sa inyo at si God na po mag-bless sa inyo. So, today po, ang ating pong devotional is, ang title po is The Falling of a Wall. At ang verse po natin is taken from Acts chapter 8 verse 5. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them. So, basahin po natin yung first paragraph na sinabi ni Sir Max Ducado. Sabi niya, do any walls bisect your world? May harang po ba sa mundo ninyo? There you stand on one side and on the other. The teen with the tattoo, the boss with the box, the immigrant with a hard-to-understand accent, or the Samaritans outside Jerusalem. So, dito po, yung mga in-example po ni Sir Max Ducado, kung iisipin natin, the teen with tattoos. Minsan, hindi lang po yung sa tattoo ang magiging wall natin eh. Yung pag nakita na natin yung tao, may tattoo, may earrings, ano pa, masyadong mataas ang damit, masyadong maikli ang damit, ano po yung physical, ay nako, kung ano-ano pa po, kumisan ginajudge na natin yung tao na to the point na ayaw natin yung samahan, o di kaya yung mga anak nyo, ayaw nyo nang pasamahin sa kanila, sasabihin mo na, baka yan eh, adik-adik, o di kaya parang gangster. Para nga pong si Michael noon, nung nagpapahaba siya ng buhok, eh, talagang pilit siyang pinapagupit ng mama ko, ni mami. Kasi nga po, ayaw po niya na kumbaga, mag-isip ng hindi tama yung ibang tao sa kanya. O, pero po, hindi ko naman sinabi sa mga kabataan na okay lang magpatattoo, ha? Your body is the temple of the Holy Spirit. Pero si Lord, hindi na tinitignan yung physical or appearance natin. Titignan niya yung puso. The boss with the box, ayun ba ang maghihinder sa'yo? O may, ay ayaw kong kasama yan kasi mayaman yan. Dahil ba sa influence nila? Dahil ba sa estado ng buhay nila? O di kaya, yung kabaligtaran naman, ay ako sumali dyan, gaks ka diri. O dahil ba mahirap sila? Dahil ba wala silang kaya? Ganun ba? Yun ba yung wall na pwedeng maghinder sa atin? Tapos sabi niya, the immigrant with the hard to understand accent. Wow. O ito po parang, ako naman ganito din. Kumisan pagka, ay naku yung mga bata sa ibang church, Inglesero at Inglesera. Tapos pagtatawagin na ako magtuturo, naku kakapalan ko na lang yung mukha ko. Pero sa totoo lang po, medyo hindrance po talaga sa akin yun. Parang may wall ba na, naku kaya ko kaya? Paano ba kaya? Yung parang, ang Inglesera yung mga yan, mga sosyalin, ganyan. Or the Samaritan outside Jerusalem. So, dito pa lang po makikita na natin yung Samaria, Samaritan, andito na po sa mga salita ni Pastor Max Ducado. So, kung babalikan lang po muna natin, ang Samaritans or the Samarians, sila po yung mga half-breed, kumbaga mistisuhin, hindi puro ang kanilang pagiging Jew, nahaluan po sila ng ibang lahi. Kaya po, parang meron sa kanilang, hindi yan purong dugo ng Jew, kasi ang tingin nila, sila ay superior. O kaya nga po, sabi niya, talk about a wall, ancient and tall, the Jews. As John wrote in his gospel, refuse to have anything to do with the Samaritan. Biruin niyo po si John mismo na disciple na po ni Jesus Christ, magsasabi ng ganyan, na para bang, oy kakaiba, iba tayo, iba sila. Minsan, di ba, minsan po, ganun tayo, na, porque tayo believers, minsan, isang wall yun na, ay naku, yan mga, palainom yung mga yan, sigarilyo na sigarilyo yung mga yan.
yun ba ang gusto ng Panginoong Jesus na gawin natin? So, ano po ang nangyari? So, bilang believers po ni Jesus, katulad ni Apostle John, kapag ka may times po na ganun tayo, ano po ang dapat nating gawin? Okay? So, sa third paragraph po, sabi niya, Jesus, however, played by different set of rules. He spent the better part of the day on the turf of a Samaritan woman. Ito po yung storya ng the Samaritan woman sa well sa John chapter 4 verse 1 to 26. Sabi po dito, he stepped across the cultural taboo as if it were a sleeping dog in the doorway. Jesus loves. Take note po. Jesus loves to break down walls. Kaya po ba, di po, pagka po binasa natin yung ano, yung story doon, ano eh, si Jesus, intentional siya na pumunta doon, umupo siya doon, tapos hinintay niya nung lumabas yung babae, kahit na Samaritan siya, tapos si Jesus ay Jews, kumbaga nakipag-usap siya doon sa babae, eh takang-taka naman tong babae na to, at bakit kinakausap siya? Pero very intentional si Jesus bilang leader, bilang good example para sa mga disciples ni Jesus. Bilang good example na leader para sa mga apostle, kila Peter, James, John, lahat sila, siya mismo yung nagpakita na hindi tama na maging ganun tayo. At hanggang sa ngayon, bilang mga sumusunod po tayo kay Jesus Christ, pinapakita rin po ni Jesus na hindi tamang maging ganun tayo. At kung makikita po natin, yung babae, yung Samaritan woman po doon, kung ikukumpara sa panahon natin ngayon, sila po yung mga sinasabi na iba-iba ang asawa, nagkaroon sila ng iba-ibang anak, ganun. Na hindi po natin dapat sila hahayaan lang o di kaya kapag pangdidirihan o ayaw ka maging kaibigan. Si Jesus, tignan niyo po eh, brinake niya yung wall na yun. Parang pinakita niya sa mga apostle niya na ganun ang gawin niyo, ganun din ang gawin natin. Na parang tinignan niya yung Samaritan woman bilang siya sa time na yon, sa araw na yon, bilang siyang isa lang siya na isa siyang Samaritan woman. Kaya po bukas po tingnan natin yung mangyayari, kasi po parang connected po yung para sa bukas eh. So sabi niya, that's why he sent Philip to Samaria sa Acts chapter 8. And when the city broke out into revival, both men and women were baptized. So, dito po pinakita ni Jesus Christ yung pagiging good example as a leader. A good leader, sabi niya nga, dapat tayo ang mauuna na magpapakita ng halimbawa sa mga sumusunod sa atin. Kaya po, nung pinapunta niya na si Peter doon, nagbabaptize lahat ng mga tao. Tapos, Peter and John heard about the response and traveled to Samaria to confirm it. O biruin nyo si Peter at si John, nun na rin niya, hindi kami maniwala yung mga Samaritan nagbabaptize. Nakinig sila, naniwala sila. Then they laid on them and they received the Holy Spirit. Sila pa po yung nag-lay hands daw sa mga Samaritans. At doon nila nakita kung paano napuspos sila ng banal na Espiritu. But why hadn't the Samaritan received the Holy Spirit when they were first baptized? Oo nga naman po. Bakit nung mas pabor ba si God kay Peter tsaka kay John? Bakit nung si Philip nung binaptize hindi pumunta yung Holy Spirit? Bakit na delay? Sabi niya ng ganyan. Simple. Ito po yung pagkakaunawa naman ni Pastor Max Locado. Simple, sabi niya. To celebrate the falling of the wall. Diba si John yung nagsabi na
refused to have anything to do with the Samaritans. Pero si John yung pumunta doon sa si Peter para maglihan sa kanila at doon pinakita ng Diyos na andyan yung Holy Spirit. Yun po ay para ma-celebrate yung falling of the wall. The gospel for the first time was breaching an ancient bias. Kaya nga po, bless tayo kasi kay Jesus walang favoritism. Hindi porke wala sa nationality natin, wala sa kung ano itsura natin, sa kulay natin. Ang walang bias kay Jesus Christ, hindi siya bias. God marked the moment with a ticker tape parade of sorts. He rolled out the welcome mat and sent his apostles to verify the revival and place hands on the Samaritan. Let any doubt be gone. Kasi yung doubt nila, kuminsan po, bine-verify kasi hindi sila maniwala. Nagda-doubt sila, imposible yan, Samaritan yan mga yan. O di kaya sa panahon niya, imposible, makasalanan yan mga yan, nasinggero, mga umiinom. Diba? Kuminsan ganun po eh. God accepts all people. God accepts all people. Kaya po, bilang mga tagasunod kay Jesus, at nakita na natin yung example ni Jesus kung paano tayo makitungo sa kahit sinong tao, sa kahit ano pa man sila, sa kahit anong itsura nila, pinakita na po ng Panginoon na may part pa rin tayo. Kung ano man po yung wall na yun, tanggalin po natin bilang tagasunod niya. Biwin niyo po si Jesus talaga, kung minsan ini-in your face niya tayo eh. Pero ang gentle pa rin, no? Ang gentle pa rin. Pinapunta niya sila, Peter tsaka si John, to confirm para, oh anak, totoo. Kahit sila, pwedeng mabless, pwedeng bumalik sa Panginoon, pwedeng magkaroon sila ng kaligtasan. Hindi lang tayo, hindi lang yung nauna na. Kaya nga po mga kapamilya, alam ko po marami tayong pinagpipray. Bless po na nauna tayong tinawag, bless po na nauna tayong napili. Pero bilang tagasunod po ni Jesus Christ, di po ba mas bless kung walang maiiwan? Mas bless kung lahat po tayong magkakaroon ng true relationship kay Jesus Christ. Kaya po dito, pinapakita ni Lord, huwag yan mga yan na bagay, yung itsura o yung kaantasan sa buhay o culture o kung ano-ano pa man ang maghihinder sa atin. Let us learn from Jesus Christ. Break the wall. Break the wall po. Yun po yung pinaka-message ni Jesus Christ na He accepts all people. Kaya po bilang mga disciple o ngayon, sa panahon ngayon, tulungan po natin ang Panginoon at samahan po natin siya to break all the wall, starting sa ating mga sarili. Kung meron man pong wall o na naghihinder pa sa atin para makilala nila at magkaroon sila ng kaligtasan. Di po ba? Okay. So, yan po ang ating message for today. Break the wall, kapatid! Follow Jesus. Good morning po. Lord, alam po namin na kayo lang po ang nakakakita kung ano pong klaseng wall ang meron sa amin na nagkukos para po hindi po kami makareach out sa ibang tao. Humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa katigasan po ng aming puso, katigasan ng aming sarili, sa kayabangan po namin, Panginoon. Tulungan niyo po kaming makita na kayo po yung unang sumira ng wall ng pati po kami na hindi Samaritan, hindi po kami puro na Jew. Kumbaga, Lord, Gentiles nga po kami.
wala man, eh, binigyan nyo po kami ng chance, brinake nyo po yung wall para maging parte po kami ng forever family ninyo. Tulungan nyo rin po kami, Lord, in Jesus' name. Wasakin nyo po ang kahit anong pader, Panginoon, na meron sa amin. At patawarin nyo po kami kung inalagaan namin at lalo pa namin pinapalaki o pinapataas ang mga ito. Patnubayan nyo po kami that your Holy Spirit, Lord, crush the wall, Lord, that hinders us to reach out to other people. Lord, be with us today at kung ano man po at kung sino man po, Lord, yung papadala nyo sa amin. Tulungan nyo po kami that in with your help, Lord, with the power of your Holy Spirit, Father God, na makapakinig po sila ng salita ninyo at makapagtanim po kami ng katotohanan at pangako ninyo sa kanilang buhay. Maraming salamat po. To you be the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po sa lahat!